same, same. Pero iba dito sa 106.7 Energy FM, Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo... Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao Metro and Mega Manila. At syempre, good morning din sa napakaganda, napaka-sexy at kaagaling lang sa jogging. Ang lamig kasi! DJ Lindsay, good morning! Good morning naman sa'yo, Black Mamba. Woy! Black Mamba, wow! Black Mamba. Kamusta ang workout? Okay naman. Ito, buhay pa. Humihinga pa. Sige, laban lang habang hindi pa tumatago sa pinto. Naku po, kamusta diba? Naman din ang iyong buhay-buhay, yung mga trabaho-trabaho na yan. Ayan, ano... Puyat, pero okay puyat? Lang laban. Kasi syempre, di ba pera is life, no? Oo, alipin tayo. Hanggat marami tayong binabayaran, laban lang. Okay lang yan, at least may dumadating na biyaya. Ay, totoo yan. Di ba? Ikaw, baby, kamusta naman ang gabi mo? Kamusta naman ang gabi ko? Nakatulog naman ako 8 hours. Anto? Sana naman lahat nakakatulog ng 8 hours. Hoy, pero pagod din naman ako. Pero mamaya alis din ako mamaya eh. Uwi kayo, no? Hindi ako uwi. Ay, ano? Ang gagawin ko kasi pupunta ako ng ibang lugar para mag-video-video. Uy, mamimit ko ngayon si ano? Taray mo si Mambeka. Pinaghahandaan nga pala natin yun. Yes, kaya syempre pupunta ako doon para video si Mambeka. Mambeka, hello po sa iyo. Hi, Mommy! Mommy! Nanay ko yun, uy! Ano ba? Ano dyan? Ako muna, natin, bago ikaw. Nanay natin lahat yan. Ako lang. Bakit ikaw lang? Ako legal. O sige na nga, bilang ano, magkakakulay kayo at magkakamata kayo. Mm-mm. Ayan. So mamaya, Mambeka, kita-kits po tayo mamaya. Wow! Uy, excited lang mo ko, actually. Huh? Ano? Kagabi hindi ako masyadong... Matutulog na dapat ako agad-agad kagabi. Kaso hindi ako makatulog kasi yun nga, iniisip ko nga itong video. Kasi syempre, di ba? Owner yan, di ba? Oo! Tapos syempre, big time. Tsaka diba? Ano, nag-internalize ka ng mga gagawin mo. Yung mga talagang pinaprepare ko talaga. Iniisip ko talaga, nagtatatlong isip pa ako kung ano, kung tama na ba yung naprepare ko. Uh-oh. Kasi kahapon pa lang nagprepare na ako eh. Ah, antaray mo. Syempre, ganun. Ilabas mo si Toby! Oy, excuse me. Sa bagay. Excuse me, before, ganun din talaga ako. Uh-oh. Night before or days before, nagpre-prepare na kagad talaga ako kapag may shoot ako outside. Gusto kasi niya, perfect. Ganyan. Syempre, baka naman kasi mamaya pagdating namin doon, kulang-kulang, di ba? Sablay, yung no? Oras pa ng tao yung naportada mo, di ba? Nakakahiya naman. Lalong-lalo na. Mambeka. Oo nga naman. May ano yan eh, sinasabi sa lipunan si Mambeka. Diba? Kaya naman tayo, medyo ganado tayo ngayon. At syempre, at the same time, kinakabahan ako, Brad. Ako, sinasabi baka mamaya kasi may nakalimutan ako, no? Nag-overthink ako. Ganyan talaga tayo minsan, no? Oo, totoo kapag yan. Excited tayo sa isang bagay at gusto natin maging perfecto yung gagawin natin, talagang nag-overthink talaga tayo ng malalang malala. Ang ending minsan, imbes na sobrang perfect ng gagawin mo, may sablay talaga. Yun nga eh. Diba? Yun ang kinakatakot kasi sobrang gusto kong maging perfect to. So sobrang gusto kong maging madali lang. Uh-oh. Para yung hindi na masyadong kuha sa oras niya, di ba? Baka mamaya magkamali ako pag nandun, kabahan ako. Tapos, nakalimutan ko gantong bagay. Ay, naku. Hindi. Alam mo, ang pinaka nakakatakot lang dyan is yung mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. Like, halimbawa, biglang mawala ng kuryente yung kung ano man. Or biglang may malakas na sobrang bagyo. Or huwag ano naman yun, acts of nature, ganyan. Oh, kasi after nun, kay Mambeka, pupunta rin ako ng transmitter natin. Ah, dahil doon. Oh, magiging ako. Lagari King. Oh, di ba? Masipag ako ngayon, Brad. Sabi ko sa'yo. Good luck sa pag-akyat sa transmitter na. Gusto ko makyat talaga doon. Akyatin mo yung pinakatok-tok mo. Gusto ko talagang akyatin yun dahil nga gusto ko talaga sa heights eh. Oo nga. Gusto ko ma-feel yun. Gusto ko makita yung tanawin sa taas na yun. Ay, naku, sinasabi ko sa'yo. Baka hindi ka na bumaba. Ay, gusto ko yun. Baka hindi ka na makababa pala. Oo. Ay, naku. Anyway, DJ Lindsay, bago pa tayo eh, mapasarap ang ating pagkukwentuhan kaya, dito. Kaya no? Dumako na tayo sa aking message sender, no? Uy, oo. Oh. Naku, kanina meron daw siyang katrabaho na sobrang cringe daw. Bakit? Pinapormahan siya, nilalandi siya, pero siya since no boyfriend since birth. Ay, nako, no XX daw para sa kanya. Kasi nga naman, niiyaya na agad sa kondo. Brad, kondo ka agad. Ang bilis naman. Iko-kondo ka. Isipin mo, no, wala pang first date. Oo. Diba? Tapos ko-kondo ka agad. Niiyaya. Malay mo naman paglilinisin lang ng kondo. Ay, wow. Malay mo naman pararakitin lang. Sorry, wala kasi yung maid namin ngayon. Baka pwedeng ikaw muna. Grabe naman. Hindi mo naman alam. Grabe naman. Ay, sige. Oh, sige. Sabi natin. Bakit may negative implication? Bakit double meaning kapag gano'n aayain sa kondo or sa place nila?
Eh, kasi ako, lalaki ako. Sabagay. Okay, okay, alam yan. Mo, ganyan ako. Kapag halimbawa, alam mo yun, nilalagyan ko lagi ng lusot or iniisipan ko lagi ng ano, yung what if ganito lang naman sa lahat ng bagay. Pero syempre, ewan ko ba? Pero syempre, talo ka agad kasi lalaki ako. Yun alam nga. Ko yung mga ganun bagay. Yun nga. Alam mo, nasabi na rin sa akin yan before. So, anong tanong ng message sender mo dyan sa part na yan? So, yun yan, tanong nga, anong nga ba ang dapat niyang gawin? Kasi nga naman, nakakringe na siya. Tapos parang ayaw pa rin siyang tigilan nung kanyang manliligaw or nung kanyang katrabaho. As in, ayaw siyang tigilan? Ayaw daw, yun ang sabi niya. Kahit na yung mga tropa niya, yun din ang sinasabi na huwag kang papayag na pupunta sa kondo niya kasi nga baka nga may mangyari. Since no boyfriend since birth, ibig sabihin wala pa siyang experience. So, nasa kanya talaga yan. Kasi alam mo, ang lalaki, naniniwala ako na ano lang naman yun, kakagatin niya lang naman yung pwede niyang kagatin eh. Actually. Diba? Mm-mm. Kung halimbawa, nagbigay siya ng motibo, o di kaya naman, yung lalaki talagang pinormahan ka. Tapos, parang winelcome mo naman yung mga ginagawa niya, diba? So, magbibigay ng signal yun sa lalaki na, teka lang, okay to, game to. Pero kung sa una pa lang, sinoplak mo na, wala na. Una sa lahat, diba? Kapag ayaw mo naman, pwede naman siyang i-reject eh. Oo. Pwede mong i-ex ka agad, pwede mong i-block ka agad, or hindi naman, kaya pwede kang dumaretso na sa boss mo. Kasi syempre, katrabaho mo eh. Di ba maapektuhan yan yung performance mo? Oo. So ngayon, pwede kang dumaretso sa boss mo at pag-itnain mo siya, tapos sabihin mo, boss, hindi po ako dito, hindi na po ako komportable sa mga ginagawa sa akin. Ito, nang aking katrabaho kasi sobra-sobra na po eh. Oo. Di ba? So yung pwede mong gawin yung mga ganong bagay, di ba? Kung ako yan, siguro kakausapin ko siya ng masinsinan. Sabi ko, hindi na ako komportable. Pag hindi ka pa tumigil, dadiretso na ako sa HR. Yun, pwede yung ganun, diba? Kasi hindi ka nakakatulong sa buhay ko. Medyo ano kang tawag dito? Medyo nakaka-bother ka pa nga. Yes. Actually, ang bastos nga eh, diba? Mm-hmm. Para sa akin, bilang lalaki, no? Bilang ako na may gusto kasi sa babae, tapos sabihin mo agad, taratan tayo sa kondo ko. Gusto rin siya ng babae. Diba, pero yun? Kung ayaw sa'yo, parang... Pero para sabihin nyo ng lalaki, siguro may something din na pinaramdam yung babae. Hindi kaya... I don't know. Kasi itong si girl kasi sabi niya, no boyfriend since birth. Oo. Diba? So, ibig sabihin, hindi niya alam yung mga ganong bagay. So, itong siguro, napapansin ko lang dito, tinitake advantage nung guy, itong si girl, na wala pang masyadong yung experience. Yung innocence niya. Wala pang masyado talagang alam eh, diba? Mm-hmm. Since, yun niya, NBSB, diba? Oo. Kasi kung ikaw yung lalaki, aayain mo ba yung isang babae? Tara sa kondo ko, kung hindi siya alam mo yun, kung hindi siya kahit papano nagbigay ng... patikim na I'm okay with this, I'm cool with this. Ganun. Dalawa yan eh. Una, yung kapag yung babae, naging nga, gaya ng sabi mo, nagsasabi. Oo. Or hindi naman kaya itatake advantage niya. Kasi syempre, pwede niyang bula-bulahin yun eh. Oo. Pwede niyang sabi, wala naman tayong gagawin eh. Oo, ando lang, chichil lang tayo. Pwede mang ganun eh. May ganun tipo ng lalaki. May mga ganung lalaki kasi. And I'm not saying na lahat ng lalaki ganun. May ganung tipo lang. May ganoon. Okay na, yung tipong eh, ganun talaga yung lifestyle nila eh. May mga tao kasi na ang lifestyle nila is, uy, meet, tas kondo. Ganun kagad. Oo. Ganun yung iba dito sa Manila. No? Hindi ko naman nila lahat. Yung ha? Iba lang. Oo, yung iba. Pero syempre, mas okay pa rin talaga na dinedate mo muna. Para true. Sa akin, i-date mo muna, pormahan mo, tapos pag naging kayo, mag-usap-usap kayo. Kayo na bahala dyan. Diba? Mag-jowa na kayo eh, diba? Tsaka, isa lang ibig sabihin yan kapag ganun agad yung aya sa'yo. Diba? May something lang. Isipin mo, ikaw, hindi pa kayo. Sabi, doon man tayo sa kondo ko, chill tayo. Ikaw, mapapayag ka ba sa ganun? Ay, hindi. Hindi, diba? Diba? Unless nga, gusto ko rin siya. Oo, yun. Diba? Gusto ko siyang potential jowa ko siya or may gusto lang din akong mangyari. Mm-mm. Oh, diba? Yun lang yun. Pero kung hindi mo talaga gusto, dahil pwede mo naman siyang i-bump off right there and then, sorry, hindi ko gustong pumunta sa condo mo or pumunta sa kahit saan mang property mo. Wala akong interest. Oo, diba? Ganun. Ganun ng mga tao. So ngayon, ito sa ating message sender, no? Samji pangalan niya. Samji, oh my gosh. Diba Samji? Alam mo, nung isang araw pa ako nag-crave sa Samji na yun. Pinatago yung pangalan niya sa pangalan Samji, diba? Oo, Samji. Nakakainis eh. So, you know, ito nga itong message sender, no? Ang gawin mo nalang siguro is kausapin mo siya tapos pag hindi pa rin siya tumigil, no? I-boss mo na or hindi naman kaya sa HR. Ay, totoo. Kasi syempre, di ba, pwede naman silang umano dyan, pumagit na eh, di ba? Kasi kung maapektuhan man ang performance mo niya sa trabaho, di ba? Di ba, papagit na talaga yung dalawang yan sa'yo, di ba? Yung HR or hindi naman kaya yung boss mo. Kaya kung ako sa'yo, gawin mo na yung kaya mong gawin, di ba? True. At syempre, kung hanggat maaari, no, kung ayaw na ayaw mo talaga, i-reject mo na.
Huwag mong patagalin ha, at huwag mong ito. Kasi kapag pinatagal mo yan, ang dating is tinotolerate mo. Tama. So baka masana yung lalaki. May mga lalaking natutuwa kapag kinukulit nila yung babae, di ba? Actually, oo. Oo, na parang nacho-challenge sila. Baka kasi ganun yung maging signal sa kanya. So dapat putulin mo na agad yan. Yes, tama ka dyan, DJ Lindsay. At syempre sa mga pangga naman natin dyan na NBSB or No Boyfriend Since Birth, idami na rin natin yung mga lalaki dyan na hindi pa nagkaka-girlfriend, no? Oo. Huwag tayong basta-basta. Okay, huwag tayong pala-desisyon kagad. Pag-isipan muna natin ang mga bagay-bagay. Baka mamaya kasi pagdating ng panahon, magsisi ka sa mga ginawa mong desisyon. Okay? Truly. Anyway, ayun na nga DJ Lindsay. Eto na, meron naman tayong papatugtugin or ipapadinig sa kanila. Ay, oo nga. Naku. So eto na nga, habang hinahanap ko muna si Lola Kerbs. DJ Lindsay, naku, balita ko may nanalo na daw nung nakaraan. Actually, kahapon, I'm so sorry, yung una kasi ano, yung unang caller natin, nahirapan ako ang pakinggan, pero sabi nga ni Kapit Anasisa, mali daw yung sagot niya na una. Pero yung pangalawa, ayun, 1,000 pesos agad. 1,000 pesos agad. Kaya naman, eto na, nahanap ko na si Lola Kerbs. Lola Kerbs, ikaw na ang pumasok. Hello, ang Energy FM Super October. 25th year anniversary promo nationwide. Tulog! Pera! Ito na nga DJ Lindsay. Why? Ipa-play na natin itong ating ipapadinig sa ating mga pangga para manalo ng tumataginting na 1,000. Oh my God! Ay! Pero ito mga panggano, mamaya manghuhula kayo sa programa ng Baklitas. Baklitas. Oo, ngayon, ipapadinig lang namin to sa'yo para naman sa ganun may idea ka. True. Kung ano yung ipapahula namin sa inyo. Okay? Ay, exciting! So kaya naman, lakasan nyo na ang volume at talasan na ang pandinig. Eto na. Ay. Ganun lang. Yun. Ano ba yan? One more time. Nag-expect ako ng mahaba. So isa pa. Okay. Oh my gosh. Magbigay ka ng clue, baby Toby. Okay, clue. Ito ay kinakamay. Ay! Kinakamay! Gustong-gusto natin yung kinakamay na yan. Kailangan eh. Oh, para diba? Mailabas mo yung... Ay! Para maano. Sige, ano lang yung ano na yan. Mamaya ko nang masabi ko. So sige, enough na muna yon, no? Kasi syempre, hintay naman muna sa programa ni DJ Lindsay. Kasi mamaya ipiplay mo rin yan, balita ko, di ba? 1,000 pesos yan, mga Mars. 1,000, kaya kung ako sa inyo, ilista nyo na ang 02-8721-2429. Okay, 02-8721-2429. Mamaya abangan nyo yan sa programa ng Baklitas. Doon po kayo pwede manghula. Okay? So susunod na ang napakaganda, napaka-sexy DJ Lindsay para sa programang Lihim ng Liham. And of course, nakasama mo at nakalandian ang hot baby boy ng radyo. Walang iba kundi si DJ Baby Toby na pwedeng-pwede mong stalk sa lahat ng kanyang social media accounts. Hanapin nyo lang Baby Toby 1067. Uy, itong ating next song, oh. Alam ba, gusto kong ano to? Ano yan? Gusto kong kantahin sa akin to. Ay? Ng isang babae. Ah? Mataray! Sige nga. Nakakilig ano kayo. Yan? Ano yun? Ano yan? Chris M2M with Pretty Boy only here at your number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag masabihing radyo. Sabihin mo... sa mga pangga natin dyan sa single, I'm here.